Pare, halika po, salika po. Opay, salika po. Pai. Muna kayo. Ha? Huh? Ano natin to? Bakit, Pai? May problema po ba? Akala ko pa nandito tayo para mag-enjoy. Kaya nga po. Ano po yan, Pai? May nakita ang cancer sa katawan ko. Cancer, Papay? Sinubukan kong labanan, pero nung huling bisita ko sa doktor, sinabi niya na kumalat na to sa katawan ko. Mahirap nang gamutin. Mahirap gamutin? Pero gagaling pa rin naman po di Papay. Hindi ko may papangako mo. Bakit, Pai? Anong ibig mong sabihin? Anak. Wala na sa kamay ko ang buhay ko. Hindi ko may papangako sa inyo kung ano ang kahihinat na nakapalaran ko. Papangako ko naman sa inyo na patuloy akong lalaban para makasama kayo. Lalabanan natin ang lungkot. Pero pa'y humingi kami ng milagro para sa'yo. Nainagdasal kami sa kroto. Pinagdasal namin na sana gumaling ka na. At hindi tayo titigil sa pagdadasal, mga anak. Hindi tayo mapapagod sa pagdadasal. Kaya Emong, naniniwala ka ba talagang gagaling pa si Papay? Hindi, kailangan natin maniwala. Kahit ano pa yung sabihin ng mga doktor o kayo ng ibang tao, maniwala tayo na gagaling si Papay. At kahit ano pa yung mangyari, yung paniniwalang yun, yun ang magpipigay lakas loob kay Papay. Di ba, Kuya Emong? Tama si Ate Daraneng. Patay na pa talaga si Papay. Gusto sana kitang bigyan ng siguradong sagot, anak. Pero sa ngayon, pwede lang natin gawin na umasa tayo na hindi mo na siya kukunin sa atin. Parusa ko to, eh. Parusa ko kasi mas pinili ko si Papay kaysa sa totoo kong magkulang. Baby, come on. Anak, this has nothing to do with you or your Daddy G. Okay? What happened with your Daddy G is because of him. Gusto ko lang kasi kumaling na si Papa eh. Gusto ko lang mawala yung cancer niya. Naiintindihan ko, anak. Kaya nga, patuloy tayo magdadasal. Okay? And most of all, we have to be strong. Okay? And we have to be happy kahit na mahirapan tayo sa kabila ng lahat. Para to sa papay mo. Kaya ba yun? Kaya. That's the spirit. Thank you.
Lapit ko na kayo makasama, Nay. Dumating ang panahon. Sundin niyo ako ni ate, ha. Nanaminin ko sa inyo, Nay. Noong unang nalaman ko tungkol sa sakit ko, natakot ako. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko nawawala na ang takot na yun. Pero hindi pa rin nawawala ang lungkot. Hindi pa ako handang iwan ng pamilyang bumuo ng mga pangarap ko. Yung pinapangarap natin noon ay isang buong pamilya. Talagang napakasaya pala noon, Nay. Napakasarap pala talaga mabuhay. Kaya sana, may pagkakataon kayo dyan. Ah, pwede niyo kausapin si Sir. Ah, pwede niyo ipagado niyong kaso ko sa kanya. Gusto ko pa mabuhay, Nay. Gusto ko pa mabuhay kasama ang pamilya ko. Ipakiusap niyo sa kanya, Nay. Tanggalin niyo na yung cancer sa katawan ko. Sister Leonora! Bianca! Hello! Kamusta na? Ito, mabuti nakita tayo ulit. Oo nga. Ay, ang asawa ko nga ho pala, si Jean. Hi, Jean. Sister Leonora from St. Emiliano. Okay. Ay, salamat. Oh, sister, bakit ho napadalaw kayo? Bianca, kasi may bibili na nung lupa ng St. Emiliani. Pinaalis na kami doon. Paano ho yung mga bata? Yun nga eh, kaya dumudulog kami doon sa mga donors ng St. Emiliani. Kasi malaki-laki yung halagang kailangan namin makaalap eh. Ang gusto kasi nung may balak bumili sa lupa, tapatan namin yung presyong bibili nila. Kailangan namin ng 2 million pesos eh. Tutulong ko kami. Salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat ako. Wala siya na daw po yung mga bata doon sa ampunan? Kawawa naman po sila. Sana po sila tutuloy? Hayaan niyo mga anak. May oras pa naman daw para makalikom sila ng pera. May konting pera pa po sa alkansya ko. Gusto ko pong ibigay sa ampunan. Kaya may mga ganong tao. Ano kaya makasakit na iba para lang sa pera? Alam niyo, anak, yan ang isang bagay na hindi ko masasagot. What I can tell you is this. Huwag na huwag niyo silang gagayahin. Kadalasan talaga, pera ang nagiging ugat ng away at saka hindi pagkakaintindihan. So huwag niyong tutularan, ha? Promise? Sige po, sige po. Sumama na kayo. Huwag niyo po silang itulang. Sasama naman po. Attorney! Attorney, mabuti na lang dumating kayo. Yung pong mga mamang nakabarong, pinipilit po kami paalisin. Pinalalayas na po kami dito. Ay, hindi na sila naawa. Kausapin niyo naman po. Ayun po. Sige, sige. Hindi ko na, umalis ka na rito. Sumama ka na doon. Napalis na nga kayo dito eh. Brad, naman kalagka rin yung bata. Sino ka ba? Ba't ka nakikalam dito? Bastos ka! Ba't ka nanunulak? Pinapansin lang yung mga bata eh! Usapin mo ng bata! Huwag ka manunulak ng basta-basta! Kinakos kita na ayos ha! Kuya! Sandali lang! Tigilan na to ha! B! Ano ka ba? May sakit ang asawa ko! Tigilan na natin! Ma'am, tama na po. Ginagawa lamang po ng mga tauhan ko yung trabaho nila. Kagaya rin po na ginagawa ko. Naiintindihan ko yun, sir. Pero hindi na ba kayo naawa sa mga bata? Pasensya na po, ma'am. Pero naabisuhan na po mga taga-St. Emiliano tungkol dito. Sir, naiintindihan ko nga kayo. Pwede namang i-extend pa yun, di ba? Bigyan pa ng konting panahon. Makakatulog ba kayo sa gabi na alam ninyong nagpatapong kayo ng mga bata sa lansangan? B, tama na. Tayo na bahala. Ano yung pong sabihin, B? Wala na kailangan. Sa bahay na muna sila patuloyan. Hoy! Sino po sila? Sino po mga bisita natin? Problema sila sa bahay ang punan eh. Inaalis na sila. Ba't nandito po sila? Muna sila hinirahan at samantala lang. Po! Mama, bago na po ang mga kapatid. Halika, punta tayo sa pool area. Wow! Wow! Sige po, pa.
Ay! Alam tayo doon! Sabi ni Sister Leonora, galing din daw kayo sa St. Emiliani. Oo. Ako, tsaka si Ningning, pati si Kuya Emo yung galing doon. Tapos sabay-sabay rin kami inampon. Tatay niyo ba yung sumundo sa amin kanina? Oo, pero hindi siya yung original tatay namin. Yung umampon kasi talaga sa amin, yung ate niya. Kaya lang namatay sila eh. Pero simula nun siya na yung nag-alaga sa amin. Ang swerte yun naman sa magulang. Mabait na, mayaman pa. Sana pag inampon din ako, sa ganitong mansyon din ako tumira. Alam niyo, hindi naman importante kung mayaman o mahirap kayo eh. Ang importante, magkakasama at nagmamahalan ko yung buong pamilya sa hirap at ginawa. B, tulungan na kita dyan. Bakit? Hindi naman sa kine-question ko yung decision mo, B. Pero siguro naman may plano ka para dun sa mga bata. Wala pa. Kung sabihin sa akin, haampunin mo lahat ng mga yon. Mr. Eugene Agustin, hanggang limang anak lang po ang kaya kong alagaan. Alam ko naman yun, B. Bibiro lang ako. Makakahanap at makakahanap tayo ng paraan para matulungan sila. Sabi naman ni Sister Leonora, nakaipon na sila ng 400,000. At saka dagdag pa yung 1,000,000 na inabot natin. Bale, 600,000 na lang kailangan nilang buuin. Alam mo, B, nag-uumapaw talaga ang pagmamahal sa puso mo. Kaya sobrang swerte ko na ikaw ang asawa ko. Hindi lang kasi gaya na konsensya ko na pabayaan yung mga bata na ganun lang. Wala silang pinag-aiba kay Emo, kay Dara at kay Ningning. Kaya, bago mala sana akong mawala sa mundong to, gusto ko masiguro na hindi mangyayari yun sa kanila. Alam ko na. Alam ko na pwede natin gawin para matulungan sila. Pa-concert tayo. Di ba? Magandang idea yan. Kami ng mga bata. Tapos pwede ka sumayaw. Kaya ako pwedeng kumanta, B. Mag-organize tayo ng fundraising concert para mabawi ng mga bata ang bahay nila. Hindi natin sila pwedeng biguin kasi yun ang tahanan nila. Kaya kailangan natin ng suporta, tulong ng bawat isa sa atin. Kaya ba yun? Kaya! Isa pa. Kaya pa yun. Kaya! Kami bahala, Jin! Kaya, kaya! Always, makakaasa ka ng suporta ng ating kumpanya. Salamat, sir. Totoo ang mga bata nito. O, Jin, pantay na ba? Kalewa mo pa. Okay na yan. Susunod mo na yan. Masaya na kayo, dalawa? Meron pa? Jin! Marami ka pa ikakabit. Jin, masamang balita. Bakit? Ano yan? Tumawag kasi si Mr. Gamboa. Oh. Yung truck daw na equipment na aksidente, nalaglag sa bangin. Bali, may magagamit pa tayo sa opisina. Hindi, Jin. Kasi nakalabas na daw lahat ng truck. Di ba peak season ngayon? Eh, paano tayo magkoconcert niyan kung walang equipment? Wala na pag-asali, baby. Pinarating yan. Baka may kilala ka. Ito, try ko eh. Maghahanap ako eh. Ulit, kayo may kilala. Mong.
sa mga bata. Ayos na po, Pai. Kahit nakaligo na po sila bago matulog. Buti naman. Pai, kamusta nga po pala yung para dun sa concert? Tapos na siya kasi may problema tayo eh. Wala tayong equipment. Hindi makakarating yung ipapahiram ng tapits at disgrasya. Ano yun? Paano naman mangyari dun sa concert natin? Hindi ko pa alam. Hindi pwedeng hindi matuloy yung concert na yun. Hindi ko pwedeng bigoy ng mga batang to. Pahinga na lang po muna kayo. Bukas na lang po natin pag-isipan yan. Sige, ikaw din ha. Ako po si Emong. Isa po akong dating bata na ulila na bigyan ng chance na magkaroon ng pamilya. Marami pong katulad ko naghahanap pa ng bagong pamilya na mag-aaruga sa kanila. Isa na po dito ang mga bata sa St. Emiliani. Kailangan po nila ng tulong ninyo ngayon. Magkakaroon po kami ng fundraising concert bukas para mababawi ng mga bata ng St. Emiliani ang kanilang tirahan. Kaso lang po, nagkaroon po kami ng problema para dun sa mga gamit sa concert. Kaya nakikiusap po ko sa mga makakanood nito. Kung meron po kayong pwedeng ipahiram na gitara, ilaw o kaya po speaker o kung ano man, nakikiusap po ako. Kung pwede pong ipahiram niyo po muna sa amin para sa concert namin. Kasi po hindi po namin pwedeng mabigo ang dating kasamahan ko sa St. Emiliani. Thank you, ang babalik ninyo. Kaya ngayong Pasko. Saan galing ito mga to? Ay! Itong kani-kanino galing. Bigyan lang nung nagdating ha, pinahiram nila sa atin. Oo, Gina. Eh, paano nila nalaman na may concert tayo? Ay, si Emong po, na-upload po siya ng video sa internet mo isang araw. Tsaka naging viral po. Pare, okay ka na? Oo, okay lang. Gina, mabuti pa magpahinga ka na lang. Hindi. Marami tayong kailangan asikasuhin. So, hindi pwedeng hindi matuloy itong concert na to para sa mga bata. Jane, matutuloy ito. Tingnan mo naman, oh, ay, andang-anda na kami. Sige lang, wala lang, baby. Basta. Rehearse ka lang, ha? Sige, magalingan ko. Ano? Sige lang. Kailangan pa manan. Wala lang, to. Ano? 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Mo. Practice lang kayo. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, matutuloy ang concert natin. Umaasahan ka talaga. Hindi pwede na ako mawala. Ay naman eh. Gusto niyo bang awayin ko na naman kayo? Sorry, anak. Tutuwa lang kasi ako dahil nakikita ko na lumalaki kang responsable. Alam mo, yung sa'yo sa pinagpapasalamat ko na may maibigay akong aral sa'yo na magagamit mo sa paglaki mo. Ay, tama na. Nakakainis na kayo eh. Sa'yo ako, hindi ako pwede umiyak. Sorry na, sige na. Sige. Practice ka. Patinga sa'yo ninyo. 'Yung pito number mo. Ready ka na? Hindi ko alam, Mike. Dami kasing tao. Siguro sasabihin ko na kay Kuya Jin na iba na lang magpo-perform. Kanang tabahan. At hindi kayo stage fright ko. Tsaka hindi rin ako sanay na mag-isa lang sa stage, no? Wendy, kaya na nandito ako eh. Para samahan ka. Kaya habang kumakanta ka, tumingin ka lang sa akin. Anong tingin-tingin nyo dyan? Tumingin lang kayo sa langit. Baka sakali, may masumpungan. Hawak kamay. Thank you.
Ni Dara. Ay. Galing mo kanina. Salamat. Bakit nawala ka? Saan ka nang galing? Umuwi kasi kami ng probinsya ng magulang ko. Pero bumalik kami dito agad nang papanood namin sa internet yung mga ganitong concert. Gusto kasi tumulong ng magulang ko eh. Salamat. Parang may iba sa'yo. Ha? Nag-ayos lang ng buhok, may iba agad? Bakit naman sa'yo kahit ano eh. Wanzi, sasayaw ka ba ako kakanta? Hindi, bumabati lang ko kay Dara. Kasi alam mo yung mga magpa-perform lang pwede dito eh. Mamaya na yung batayang portion pwede. Sige. Dara, mamaya na lang. Bye. Bye. Ge! Grabe, bata pala. Alakas naman bola. Parang ikaw hindi ah. Lahat ng bata, may karapatang mahalin ng magulang, magkaroon ng sariling pamilya, kahit anong paman ang pinanggalingan nila. Maswerte tayong mga magulang dahil sa mga bata na nagbukas ng puso natin para magmahal at mahalin. Ngayong gabi, pinaramdam niyo sa amin ang haplos ng pagmamahal ninyo sa mga bata ng Emiliani. Muli, nagpapasalamat po kami lahat sa inyong pakikipaghawak kamay sa mga bata. Sa suporta ninyo ngayong gabi, tayo po ay nakalikom ng 750
33,525. Ito po ay higit pa sa ina... Ito po ay higit pa sa inaasahan naming suporta. Mabuli, mula sa mga tauhan at mga bata sa St. Emiliani, maraming salamat sa tulong ninyo.